mga baby ko! Good morning, good afternoon, and good evening all over the world! Welcome to my Pinks Lovers channel! Okay, today's video, this is gonna be a question and answer segment. And I did posted photo on my Instagram. And then, I asked any of my babies, Pinks Lovers, na mag-leave ng comments doon. So, for those who haven't followed me on Instagram yet, my Instagram is this one right here, guys. Ilalagay ko na lang dito, Juliet_PinksLovers. If you want to be updated sa mga buhay-buhay natin, ngayong, mga buhay-buhay natin. Katatapos ko lang gumawa ng Mother's Day makeup look / first impression review for Unclothes Brushes. So happy, and hindi pa ako kumakain ng lunch, mga bebe ko. It's already, what's the time na? 3:11 p.m. na ng hapon, and it's May 13, and this is gonna be uploaded probably third week of May. And yeah, super thank you ako sa lahat ng mga Baby Pinks Lovers ko, to all my tita, mama dear, tita dear, and sa lahat ng mga nag-send ng questions, nag-comment ng questions on my Instagram. Let's visit my Instagram right now. I have, dito ako nag-post, mga bebe ko. Ayan o, itong photo na yan. Ang daming nagtatanong kung saan galing yung top ko. It's from Forever 21. Nabili ko siya dito sa South Korea, dito sa Myeongdong. And it was on sale. I think nabili ko lang siya $10. But it was, I think, 29, something like that. And headband from Forever 21. The top from Ukay Ukay na nabili ko lang siya for only $5. Alam niyo na, mahilig tayo sa Ukay. Ukay is life. Anyway, we have, oh my gosh, teka. This is, we have 51 message. Kumain muna tayo kasi lumalamig na. Ito yung pancit canto na tira namin kagabi. Hindi pa ako makain, mga bebe ko. Ay, naku, lumalamig na siya. Kainin muna natin. Okay, let's get started. From I am Chave Neely, sabi niya, hi mommy. Ito po mga question ko, who makes you inspired para mag-start ng vlog or YouTube channel? So yun muna sasagutin natin. Una guys, ang nagpa-inspire sa akin, of course, sis Aisha, kasi bilang isang nanay na nasa bahay lang siya noon, nagagawa niya mag-vlog almost every day, and then from that, parang nagbigay ng saya sa kanyang buhay. Kasi, di ba, nakaka-inspire yung mga ganung nanay na nasa bahay lang, may anak, nakakapag-vlog. Sabi ko, ako, wala akong ginagawa nung we moved from Malaysia, Australia, and then Australia to Korea. Sabi ko sa sarili ko, parang wala akong silbi. Kasi, di ba, it was only a tourist visa, wala akong ginagawa, 3 months yan, exit ako, ganyan. So, naisip ko, mag-vlog din ako kasi nagawa ni Nanay Aisha, di ba, na bilang isang nanay, super busy, nakakapag-vlog siya, i-share mo lang kung ano yung ginagawa mo. So yun, na-inspire ako doon, kaya ako nag-start ng YouTube channel. And also, the second reason why I did, dahil nung nakunan din ako, I find out na I have a passion on makeup, ganyan, na parang gusto ko yung mindsetting ko, hindi doon. Kaya laking tulong din yun, yung YouTube sa akin na maka-move on. So, isang inspiration din yun na hindi pala huli ang lahat, na kahit na may dumating na napakasakit sa buhay mo, yung pagiging vlog, pag-YouTube, malaking impact sa sarili mo, mga bebe ko, na kagaya ko na sobra. Kaya yun guys, yun. Sana na, sabi niya, katulad ko na maagang natuto makeup, maagang natuto mag foundation, paano po mag-prevent yung magkakaroon ng wrinkles sa under eye? Actually, mga bebe ko, meron akong wrinkles, pero sabi ng friend ko na makeup artist dito, hindi ko na siya nakikita kasi she moved out the country. Pero nung hindi pa ako nag-YouTube, meron ko isa dito na line na dito, I think normal lang naman yung my line wrinkles ba ang tawag doon. Hindi ko alam kung paano mo siya ma-prevent kasi hindi ko pa na-prevent. Hindi ko pa kasi nagawa sa sarili ko. Pero sabi nila, in my own opinion, mga bebe ko, siguro tawag doon,
stress din eh. Iwasan mag maging stress kasi stress nagbibigay din yan ng wrinkle sa buhay mo. Itong wrinkle sa buhay mo, huwag kang problemado, basta happy lang always, good vibe, para maiwas yung mga wrinkles. Pero sabi nila, huwag ka daw tumawa sa may ganun charot. Kasi kung tatawa ka, magsisalabasan yung mga line. Eh, charot lang mga bebe ko. Yeah, I think skincare number one, kung bata ka pa naman, at saka ang ganda ng skin mo bebe ko, so don't use any talaga na mas lalong... Don't use anything na matatapang na skincare kasi enjoy mo muna yung youth ng iyong skin kasi napakabata mo pa. So yun, and then ano pong skincare yung masasuggest nyo lalo sa mga teenager na laging nagkakaroon ng breakouts? Para sa akin mga bebe ko, my own opinion again kasi tested ko na sa sarili ko, drink a lot of water for the teenager. Don't just try a lot of skincare kasi bata ka pa kasi eh. Kasi nandyan pa lang yung pagiging maturity mo, pagiging nandyan pa lang, nag-develop pa lang yung pagiging dalaga mo. So let it out kung meron kang breakout sa nangyayari. For my advice, it's first thing, very important, drink a lot of water. Kasi the more you drink a lot of water mga bebe ko, nag-clear out yung skin. Number one yan, kasi tested ko na, super acne prone ako, pero the more I drink a lot of water, hindi naman yung pagka-drink mo ngayon, bukas wala na yung pimple mo, hindi. Just drink a lot of water, and then mapapansin mo, gumaganda yung skin natin, at saka iwas sa mga breakouts. But it's only normal na magkaroon ng breakouts, kasi before and after menstruation, kasi ganun ako eh, before and then after. And then, sa kano po advice yung may papayo nyo sa mga gustong mag-start pero natatakot sila? For my advice mga bebe ko, kung gusto mong mag-start mag-YouTube at nagdadalawang isip ka or natatakot ka, the very first time na may isip ko na may advice ko, just kung natatakot ka, don't do it. Kasi hindi rin magiging maganda yung magiging outcome ng videos mo habang nag-video ka pero takot ka. Parang hindi. Just do it pag ready ka na at kung ano yung gusto ng puso mo, gawin mo. Okay? And then if the, sabi niya dito, sa kaano ah, if magkaroon po kayo ng anak ni Daddy Scott in the future, ititigil niyo po ba pansamantalang pag-YouTube? Actually mga bebe ko, pag magkaroon ako ng baby o magkaroon kami ng mga anak ni Scott, if what makes you happy, just do it. So hindi ko pa siya malalaman kung magkakaroon ako ng baby ngayon, kung i-stop ko ba siya pansamantala o hindi. Probably siguro tuloy-tuloy siya because I love vlogging and vlogging is life. Pero kain muna tayo kasi ang pagkain is lifer. Nako, okay, that's the question from my bebe. I am Chaves Nelly. Taglagay ko lang headband sa head ko kasi nga yung buhok ko mga bebe ko bumabagsak sa harap ko kaya kumakain ako. Okay, from Eric Camille Lar Ferrer. Gusto niyo po bang mag-stay permanently sa Pilipinas with your hubby and ilang anak po ang gusto niyo? Hello mga bebe ko, if kung tatanungin mo kung gusto ko talaga, of course gusto ko permanently pag mayaman ako. Pag mayaman ako, syempre 'di ba? Pag mayaman ka tapos sa Pilipinas ka nakatira or kahit na mahirap naman basta masaya lang ang pamilya. Okay lang din sa akin na ano, charot lang yung mga bebe ko ah. Okay lang sa akin na mag-i-stay ng Philippines permanently basta stable yung job mo at may kumakain ka sa tatlong araw at hindi ka mahihirapan, ganun. At may mga opportunity na magandang trabaho para kay Scott. Of course, gusto ko talaga na mag-live sa Philippines ng permanently because it's more fun in the Philippines! Okay, thank you so much. At tapos sabi niya, Anne, and ilang anak po ang gusto niyo? Siguro para sa akin, sa ngayon, iniisip ko, gusto ko 4. Charot! Pero of course, kahit ilan, basta ipagkakaloob ng Diyos mga bebe ko, that would be so grateful kahit ilan siya. But honestly, 4 talaga gusto ko noon. Pero ngayon, iniisip ko, 4 pa din. Ano ba kaloka? Anyway, from Biarista, looking forward for us Pink's lovers. May I ask what is your the first thing you instantly notice about people na nami-meet mo for the very first time? For the very first time, pag nami-meet ko yung isang tao, first impression review, sabi ganun, first impression ko, of course, mahihiyain. Yun mga baby ko, nahihiya. Parang ganun, yun ang first impression ko na parang nahihiya ka pag nami-meet kita. Yun talaga.
And from I am Sha, paano po kayo nagkakilala ng hubby mo po ate? Nagkakilala kami ng hubby ko through my sister in Hong Kong when I was in Hong Kong for a tourist, very first time. Kasi regalo sa akin ng mga ate ko. And then I love you ate, I love you too. Bait nyo po talaga as in napapanood ko po ang vlog nyo nung nagbakasyon po kayo sa Pilipinas. Pa-shoutout naman po. I love you so much bebe ko. Thank you. I am Sha. And also from Christine Mirani, paano kayo nagkakilala ni Sis Coco at anong pinaka-secret recipe para sa matibay na samahan? Nagkakilala kami ni Sis Potko Hiroko through YouTube industry din. Dahil sa mga makeup, ganyan, nanonood ako ng makeup tutorial. So, dun kami nagkakilala through with YouTube. YouTube, vlog, ganyan. Tapos, anong recipe para sa matibay na samahan? Of course, just be yourself and be honest. Yun lang mga baby ko. And of course, yung sweetness. Sa akin kasi mga baby ko, very important sa akin yung sweet. Kasi napaka-sweet kong tao. Pero, napaka-importante din sa akin na yung isang tao ay sweet din. Ganyan. And of course, love each other and trust each other. Ganyan. And mahalin mo habang nandyan siya and share and give and take. Yun. And from Justy Alonzo, anyong Mamchi Juliet, anong makeup o gamit ang hindi ka maubuhay pag wala ito? Siguro ang makeup na hindi ako maubuhay pag wala ito is a lipstick or lip tint. Ayan. Number 2, kung bibigyan po kayo ng chance na pangalan, ano po yun? Siguro, pagbibigyan ako ng chance na pangalan, ano po yun? Siguro yung name ko na lang, Juliet, yun ang pinagkaloob ng parents ko. Charot! Okay, yun na nga. And then, sabi niya, at bakit? Kasi, Juliet pa din bebe ko, kasi yun pa rin ang pinagkaloob sa akin ng parents ko. So, Juliet talaga. Pero gusto ko sana, ang name ko is Juliet Katrina Julieta. Sabi ganong haba. And then sabi niya, pag nagka-baby po kayo, ano pong gusto niyong ipangalan? Pag babae, gusto ko ipangalan Princess Catherine. Wow, I love it. Princess Catherine. Yun lang, pag babae. Pag lalaki naman, Prince Lorenzo. O, diba? Pangalan ng tatay ko, Lorenzo. I love it. Tapos, meron pa nabaguhin. Nabaguhin ang pangalan. Yun nga, sabi ko. And then, from Aragarm. Hello, bebe ko. Hi, Mami Juliet. I wish mabasa mo tong comment ko. My question is, paano nyo po nami-maintain yung kinis ng face nyo po kahit na minsan may pimples na dumarating? Mga bebe ko, yun nga, drink a lot of water. Saka hindi naman ganun ka-perfect or kakinis yung face natin. Everyone, or ako talaga, hindi ganun ka-perfect or kakinis. Pero ini-maintain ko talaga sa aking routine. It's drink a lot of water. At saka meron kaming green juice ni Scott. Lagi kong bine-blend, lagi kong ginagawa. And then, yun lang yung mga skincare ko. My holy grail is the Nature Republic Soothing Gel. Number 1 ko talaga yan na minimaintain. Para at least avoid siya before and after ng menstruation natin. Continuation pa rin siya. Avoid tayo sa mga sobrang acne-acne na nagmagaganap. Okay, and then, yung bakit po sa inyo ang kinis po rin? Naku, hindi naman masyado baby ko. But thank you. And then, from Free Soul Margox. Hello, bebe. If given a chance, pang Miss Universe lang ang peg. Ano po yung isang bagay na gusto nyo matupad? Siguro, if I give a chance to be a Miss Universe, sabay ka na. Naku, bes, ang hirap naman ang tanong mo, mga bebe ko. Pero, ang gusto ko lang siguro matupad is peace at saka no crime sa buong mundo. As in, no crime talaga, safe. Pero parang hirap talagang matupad yun. Pero yun talaga guys, yung peace, yung hindi ka, pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi ka natatakot umuwi mag-isa, nakakalakad ka sa Pilipinas mag-isa, ganyan, kahit gabi, yun talaga pinaka-wish ko. Kasi guys, nung umuwi kami ni Scott, the second time of his visit in the Philippines, may nag-hold up. Eh yung hold upper, dumaan mismo sa harap ni Scott. Hindi niya akalain na hold up or yung inexplain ko sa kanya, buti na lang yung lalaki, hindi talaga inano si Scott. Kasi mahawak-hawak yung bag. Nag-hold up talaga siya. Oh my gosh guys, I'm telling the truth talaga. But yeah, yun lang talaga gusto ko. Para anytime naman, gusto ko rin
ma-enjoy din. And I love Philippines sobra. Sa Manila, ganyan, sa mga cities, I love it. Kaya lang, every time na umuwi ako, honestly guys, kinakabahan ako kasi na-ambush din, muntik na rin kami na-ambush. Pagpunta namin ng Manila, like paglabas ng Manila, pa-uwi, at saka pabalik, yung pabalik ng Manila, muntik na talaga. So yun lang talaga, peace and no crime and love. Talaga, love each other. Yun. Thank you so much, Bebe Corogar. And, no, thank you so much, Bebe. And then, from PR Swang po, paano po kayo nagkakilala ni Habe? Yun na nga, nasagot ko na kanina. Nagkakilala kami ng asawa ko through with my sister in Hong Kong kasi Habe was having a business meeting in Hong Kong. And then, from Azel Luna, sino po ang mamomotivate sa'yo mag-vlog? Sino po nagmo-motivate sa iyo mag-vlog? Ang nagmo-motivate sa akin mag-vlog, it's kayo mga bebe ko. Dahil yung mga comments nyo, nakakataba ng puso. So parang it push me more na mag-vlog ka everyday. Kasi pag nakaka-read ako ng mga comments, nakakataba ng puso, minsan tumutuloy luha ko, that is a tears of joy. Parang namo-motivate ako na I will keep vlogging and vlogging. So kayo mga bebe ko, peace lovers, ang nagmo-motivate din sa akin sa mga comments nyo. And also, ano po ang masarap na street food dyan sa Korea? Masarap na street food dito sa Korea, it's yung bola-bola nila. Tapos, ano pa ba yun? Yung chicken nila, hindi ko kasi alam guys, hindi ako masyado familiar sa mga Korean name ng mga street food dito. But yeah, in Myeongdong, you will find a lot of street food there na super sarap din nila. Okay, and then from Super Katie, hi Mommy Juliet, I'm a silent fan niyo po, hehe. Ang tanong ko is, ilang years na kayo sa Korea? We are gonna be 4 years in Korea this coming October. At ano po yung nangyari sa inyo nung unang taon dyan? Ang nangyari sa akin nung unang taon dito, it was very, very sad din. Kasi I don't know how to communicate. Nahirapan ako at wala akong friend. Nahirapan ako makipag-communicate sa shop. Tapos yung pinagtitinginan nila ako up and down. Mga ganung bagay guys. Super lonely. Pero happy pa din kasi kasama ko si Scott. And yun lang. Thank you. And then for my baby, Miss March Fair. Hi Nai, I miss you so much. My question is, how to grow on YouTube without promoting it at all? Siguro mga baby ko, just be yourself and keep vlogging. And ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo kung ano ka. Walang tinatago, just be yourself and communicate din to grow your YouTube channel. Ito napansin ko mga bebe ko. Sa akin kasi, nagre-reply ako every single of the comments on my YouTube. Number one pa lang, simula pa lang nung unang kasi simula ko. As in guys, makipag-connect ka sa mga viewers mo, sa mga subscribers mo, sa mga sumusuporta sa'yo. You have to create a relationship with them. Just don't treat them as your viewers. So, ako kasi very, grabe guys, ewan ko, friendly ako na super sweet. Iba, ganun talaga, ang dami nagsasabi na sobrang sweet akong tao. Ganun talaga ako mga bebe ko. If I have to say I love you, I meant it talaga. Kahit na ngayon ka lang nag-comment or basta kasi daw, kasi diba, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. You gotta love each other. Gusto ko kasi ganun lahat. Yung love each other, care each other, ganyan. So, yun mga bebe ko. Ang aking mga advice, without promoting at all, just be who you are and connect with your viewers, supporters, create some conversation and comment. Pag nag-comment sila, they will more appreciate it if you are reply as well. That's what I'm doing. And you are not just my viewers. We are one family, a Pink's Lovers family. Okay, ay, ayoko na naman maiyak. Mayak-mayak na naman tayo. Okay, let's eat na kasi lumamig na. I think that's it for now. And then I would continue this question and answer mga bebe ko. And thank you so much for all the question. And yung mga next for all the question and sana nagustuhan nyo yung aking mga sagot and I hope you enjoyed mga bebe ko and abangan ang ating part 2, okay, because this is our part 1 Q&A and then part 2 it's gonna be next video again. Okay, I love you mga bebe ko, please like, please subscribe and I hope to see you on my next one. I love you mga bebe ko, bye bye.